Guys, oh. Yan oh, kita nyo guys, lumabas na siya. So, yan yung salarin. Ito yung nahanap natin guys. So, nandito na siya. So, tanan! So, akin na lang ito. Pwede itong pang tusok sa tusok sa mga guys. Hello mga kajings sa O7. Good evening sa inyo lahat guys. So, may bagong printer tayo ngayon guys na hinatid ng isa sa mga kaibigan natin. Ito siya. May nalaglag na object sa loob ng printer. Yung sinusungkit niya. Hindi niya na mga sungkit-sungkit gawa na pumasok na doon sa loob ng mechanical nitong printer na ito. So, samahan nyo ko guys at ito ang ating video ngayon is kung paano yung tatanggalin yung nalaglag na object doon sa loob ng printer na to. Kasi pag nagpiprint na, bumabara na siya guys. So, yun. Bago natin simulan yung ating ano guys, ating tutorial. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe, then hit na notification bell, like, comments kung meron kayong mga tanong. So, hindi naman ito bago sa mga video natin guys kasi sa mga may mga video naman tayong uploaded mga tagal na ganitong problem din. Nagkakaiba lang sila sa model ng printer. So, ito siya. Ang printer na to is Epson L5190. So, dinala na isa sa mga kaibigan natin dito para tanggalin siya. Kasi gawa nang wala na tayo sa shop na dito sa bahay. Then, kailangan niya talaga ng printer. So, tayo naman guys, 24 hours naman tayo, andang tumulong. Anytime, anywhere. Basta kaya ng powers. So, samahan niyo guys at buksan na natin yung printers. So, unang-una guys, dapat kasi itong ganitong klaseng printer, hindi ito katulad sa iba na naangat lang. So, mayroon siyang mga screw sa ilalim nitong ano guys, ilalim nitong screen ano nito, screen nito. So, kailangan natin tanggalin itong dalawa na to para maangat natin syempre siya. Hindi na natin kailangan baklasin to guys, susungkitin lang natin. Samahan nyo akong manungkit ngayong gabi. Manungkit na. So, tanan! Yun guys, okay na. Tinanggal lang natin yung dalawang bolt na to. Kabilaan guys. Para mabuksan natin. So, dito guys. Pura na lang natin. So, kailangan natin ng light dito. Would you tremble if I touch your lips? So, dito guys, kailangan din natin ng mga maliliit na pang tinatawag na pang ligwat. Kung sa Bisaya, pang ligwat. Anyway, kahit sa inyo naman guys, kahit ano lang naman lagay natin dito. Right. Then dito kasi ngayon guys, gabi. Kailangan natin ng light. Pwede ba? Palight naman yan. Kahit lang guys, para malaman nyo kung ano talaga yung magawa natin mag-atay guys. Okay.
kung ano talaga yung nagawa natin mag ano tayo guys. Pero pala isang ano pa. Bukan sa bulto na ayusin. So dito guys. Video. So dito guys, ang ginawa natin, inaangat natin yung inaangat natin to guys, tong roller na puti na to. E, dito lang kayo ingat to guys kasi natatanggalan siya. Anyway, madali naman ibalik. Pero mas maigi pa rin nag-iingat tayo guys. Kasi dito daw sa area na to nalaglag yung hindi ko alam kung anong nalaglag dito guys. Sabi nga may nalaglag daw. Then, hindi na mag-print. Silipin na natin siya. Masilip. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, natatanggal itong puti na yan, natatanggal yan. Anyway, madali lang naman ibalik. Pero, kasi hindi may iwasan natatanggal. Mag-ano lang na yan guys, ipitin lang yan silang ano. So ito yung kulit. Ayaw ko na. So dito guys, pwede nyong iangat. So, tanggalin muna natin ito guys. Balik nga ito naman. So, yun. Eh, nag-lock. Pwede mo. Ito, sisilipin natin kung saan na yun. Ngit na daw. Doon. Ayun guys oh. Yan oh, kita nyo guys, lumabas na siya. So yan yung salarin. Ito yung hinahanap natin guys. So nandito na siya. So tanan. So akin na lang ito. Pwede ito pang tusok sa tusok sa mga cellphone. Yun, yun lang hinahanap natin guys. At itatry na natin to siya. So, yung puti kanina, yan ituturo ko sa inyo paano ibalik guys. Ito natin.
ito sinasabi ko, ito ay matatanggal. Anyway, i-ganon nyo lang guys. Napakadali lang yan. Tapos, tanggalin nyo na yan at ipitin. Ay, sus, natanggal pang isa. Okay. Oh, yun oh. So, yun lang. Kasi, diyan dumadaan yung papel guys. Yung papel ng ano. So, yun lang. Ganun lang kadali siya gawin. Sa tingin, ganun kadali guys. Pero kung isipin, napakahirap. So, ngayon guys, ang gagawin natin, siyempre, itatry natin siya. Kung, wala pa. Yan, okay na. Kung bakit nasisira yung mga printer guys. Actually, ito guys, ano naman ito eh. Hindi ito kasalanan ng human error ito guys. Pabayaan mo. So, ang advice ko sa inyo guys, after nyo mag-print, mas maiging takpan nyo yung bandang likuran. Kasi dito nalaglag yung mga ganitong ano, object. So ngayon, siyempre, babalik na natin yung mga tinanggal natin kanina. Yeah. Oh, just like. Gabi kasi guys. Actually, dapat maglalaro na ako ngayon. Kaya lang. Mulong. Sabi na lang natin. So, after nyan, try natin ayun lang, no problem. Where the... Ito may ali. Gonna get this kind of adapter. Laptop. I know, may pati inyalim mo sila. Alright. Kasi pang Korea yung ano nyo guys, sakit. Kailangan natin na. So, yun na. Nag-on na siya. So, dito guys, ang gagawin natin, kahit mag-xerox lang tayo nito. Ayun pa gagat. Oh, that's another problem guys. We don't have a paper yet. Nak, do you have a printer? What? Do you have? Kasi yung mga ano na printer. Even scratch? Even scratch. Papal. Oh. Papal. What the heck is this? Look at the ano guys. Project nga yan. Huy, project nga yan. The one night date. It's ready, ano? Chicken. So, sana hindi siya magbara sa printer. Kasi kusot-kusot na siya guys. Oh. Kaingat yung anak ko magtago ng band paper guys. Tingnan nyo guys. Oh. Napakaganda. Ay, A4 ito. Malaki siya. Minkas siya. Is that an ordinary size? Dito. So, ang size ng printer na to is hanggang A4 lang siya, saka legal, saka shirt. Pero ito siya over the size. Hindi ko alam kung anong klase ito. I-take na mag size ng A3 ito. Ha?
Meron. Kailan magsi-xerox na naman ako? Eh, I just want to make sure that the printer was printed. Pwede to? So, so yun guys, kinain niya na yung papel. Kasi kung nandoon ito sa loob guys, yung papel magbubuloktot lang doon. Hindi siya mag... Tanan! So ito na guys. Maraming salamat sa inyo panonood guys. Sana ay may naitulong ako sa inyo or may natutunan kayo sa video natin ito. So again, thank you.